nagpabili tayo ng output, ganun din, nasira. Naubos yung mga output. Welcome back mga ka-difficulties. Ayan, back to work tayo. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-video simula nung nagpahinga tayo dahil sa kadahilanan. Ito yung naiwan na ginawa ko. So ang problema nito, simple lang. At yung gawa na. Ang siraan nito ay yung output, yung IGBT pa rin. Ginawa to nung may-ari, kaya lang, wala pa rin, hindi gumana. So, ginawa ko rin, nagpabili tayo ng output, ganun din, nasira. Naubos yung mga output. So, ang problema pala nito, itong side na to, dito sa dulo, meron siyang cover na mica insulator. So, itong magkabilang dulo na to, hindi sila magkarugtong. Kundi dadaan yung isa papunta doon sa kabilang side, tawid doon sa primary, dito naman sa kabilang side. Kaya kahit anong paandar natin, sisirain pa rin niya kasi nagsama tong dalawa. Kasi hindi natin nilalagyan ng mica insulator. So, nung na-discovery natin yan, nung tinesting natin, okay na siya. Gumagana na siya. Tetesting natin ngayon. At ito, bago na to, replacement, ito yung kinahuyan kasi natin noon, yung huling upload natin doon sa huling upload ng mix weld din. So, ang problema noon ay ito yung tinanggal natin, nilipat doon dahil ito yung nagkaroon ng problema. So, ayan, testing natin. Walang tawag nito. Cordon para sa electrode. Kaya voltahe lang ang may susukat natin dito. Testing. Power on. Yun, meron na siya. Magana naman yung current niya. Hanggang 300. So, 300 daw siya. 300 daw. Yun na natin. So, meron siyang 47 volts. Naka-jig kasi tayo. Try natin na erekta. Direct natin. Ayan, tumaas 59, almost 60 volts. So yun yung voltahe niya. So okay na to. So sana meron siyang dala na cordon yan para matesting natin. So kasi na lang magtesting nito pag bumigay man kung ano nangyari. Babalik niya na lang. So, yun lang siguro ang update natin. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa lahat.